Peak Gia versus Kongyot and Koga. Jaja babasagi ng record ni Pimpichaya, best Asian scorer. JT for 14-0. Pero wag yan, kung yet sa kilimutan mong subscribe, click ang notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Magbabalik aksyon nga ang 2023 to 2024 Japan V-League ngayong weekend, kung saan muli nating masasaksihan na maglaro ang mga teams ng ating mga kababayan doon na JT Marvelous na koponan ni Jaja Santiago at ng Denso Eribis na koponan ni Gia de Guzman. Una nga ang bakbakan ng Denso Eribis at ng reigning champions NEC Red Rockets. Mabigat na laban ito para sa team ni Gia na Denso, gayong bukod sa reigning champs ay isa pa sa top teams ng liga ang kanilang makakaharap. Ang NEC lang naman ang pumapangalawa ngayon sa rank Kings with 11-2 win-loss card, just behind the league leader JT Marvelous. May win streak pang inaalagaan ang NEC ngayon na malaking hamon para sa Denso, sapagkat nasa kanila ang momentum ngayon upang pabagsakin ang Eribis, lalo pa nagaling rin sa masakit na talo ang Denso kontra sa Hisamitsu Springs. Una na silang nagtagpo noong round 1 kung saan nilampaso ng Red Rockets ang Eribis, kaya naman ngayon posibleng may drive ang mga ito na bawian ng defending champions mula sa masakit na talo na iyon. Lalo pa siguro kung mas bibigyan ng playing time si Gia de Guzman na picking at kung saan proven na rin naman na kayang buhatin ang isang team sa mga mabibigat na laban na ito. And as we said, tila nagiging lucky charm ng Denso si Gia kapag siya ang pinapasok ay nananalo ng set ang koponan. Bukod dyan, tila magiging labanan din ito ng iba't ibang national team stars. Bukod kay Gia na miyembro ng Philippine team, aba na rin sina Sarina Koga, Haruyo Shimamura, Nichika Yamada at kanilang captain na si Libero Minami Kojima para sa NEC. Aharapin nila ang co-national team star nilang sina Mami Yokota, Nanami Asano, Yoshino Sato at marami pang iba sa panigdaman ng Denso. Bukod pa sa inaasahang face-off ng Thailand at Brazil led by Adjarapon Kongyot ng NEC at Rosa Maria ng Denso, crucial win dito ang Denso dahil sa panahon na ma-upset nilang NEC, mas magiging solid ang footing nila sa top 5. Samantalang maaring gumeweng naman sa top 2 ang NEC dahil nariyan lang sa Gedli ang Hisamitsu, nag-aabang na umangat. Pero pag ang Denso naman ang natalo dito, posible na silang magpaalam sa top 5 spot dahil tuluyan silang babagsak sa ika-anim o ika-pitong ranggo. Malaking alas man sa ngayon ng Red Rockets ang kanilang blocking, kung saan dalawa sa top 5 blockers sa liga ay mula sa kanila. At ito nga ay si Nichika Yamada at American import Annie Drews. Kailangan mas maging matalino sa set play sa Denso upang malusutan ang tough blocking na ito ng Red Rockets. Samantala, mula kay Gia, dumako naman tayo sa team ni Jaja, kung saan all is well at sitting pretty nga ang mga ito sa tuktok, kung saan wala pang ni isang nakakagiba sa JT Marvelous as they have the undefeated 13-0 record sa liga. Malaki ang chance na mag 14-0 ang koponan gayong ang susunod nilang kalaban ay ang 11th rank Kurobe Aquaferis. Yes, to put it in perspective, sila ang second to the last team sa ngayon sa V-League, kaya easy lang yan panigurado sa JT. Magiging tinik lang sa kanila si Thai import Pimpichaya Kokram ng Aquaferis. Why? Siya kasi ngayon ang second top scorer sa liga with 241 points. Dahil dyan, siya ang may tuturing ngayon bilang top Asian import and player in terms of scoring sa V-League. Mabigat na numero ito, pero with Jaja's presence sa net, posible niyang mapasag ito at malimitahan ang output ni Pimpichaya sa pag-score. While si Jajing naman ay malaking goal na ma-maintain niya ang kanyang current standing as the best attacker and blocker ng liga after the match. Magaganap ang mga laban na yan na this January 13 at 12 noon for the Denso versus NEC, at ang JT versus Kurobe naman ay 2:30 PM all in Philippine Standard Time. Sa Durot, thank you for supporting this channel. Please subscribe and notification bell to update on my coming videos.